sitwasyon ang talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino kagabi sa telebisyon, kung saan dinepensahan niya ang paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP at President Social Fund. Pero ayon sa ilang eksperto, sa kabila ng paliwanag ng Pangulo, malaki pa rin question ang legalidad ng pondong ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pagnanakaw ang iso dito. Hindi ako nagnakaw, pero ang mga di umano'y nagnakaw ay isang nagpapasimuno ng kalituhan. Gustong kalad ka rin pababa ang lahat ng ating pinaghirapang maabot dito sa Tuynadan. Sa speech ni Pangulong Aquino kagabi, nais daw niyang linawin ang issue ng umano'y paglustay sa pork barrel na pilit daw inililihis sa usapin ng DAP o Disbursement Acceleration Program, ang mekanismo ng Administrasyong Aquino para magastos ang savings ng gobyerno para sa mga proyekto. Sana nga po, alang-alang sa inyong mga nagtiwala at bumoto sa kanila, ay tinutupad ng mga opisyal na ito ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sana nga po, may paliwanag kung paanong nangyaring ang mga benepisyaryo ng Peking NGO na pinili nila ay listahan lang pala ng mga board passer na hinugot lang mula sa dyaryo. Pero parang ang hirap na pong maniwala sa mga palusot. Kung sa paulit-ulit ilang paggamit ng pare-parehong NGO, isang bagay ang malinaw, ilang politiko ang kanyang pinasasaringan. Sa sobrang hirap nga pong ipaliwanag, tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, palabuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang gumawa po, papangitin mo na lang ang lahat. Narinig naman ninyo ang hirit nila. Pare-pareho lang naman daw kaming lahat. Ang tugong ko po dyan, hindi tayo pareho, hindi kami nagnakaw at hindi kami magnanakaw. Nagpadala ng mensahe ang Pangulo sa ilang kalaban sa politikang hindi niya pinangalanan. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig. Kung sa tingin ninyo, maililihis ninyo ang atensyon ng publiko. Kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo ng tantya sa akin at sa taong bayang Pilipino. Ayon sa isang political analyst, nangangahulugan itong kumasa na sa political battle ang Pangulo laban sa ilang politikong nadadawit sa katiwalian sa paggamit ng pork barrel. Nung nag-speech si Jinggoy at sinabi niya na damay-damay na tayo rito, that was it. Ngayon, ito yung sagot actually. It took so long, 1 month. Pero ito yung sagot. Sinubukan namin kunan ng payag sina Senador Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile na kabilang sa mga sinampahan ng reklamo sa ombudsman, pero hindi nila sinagot ang aming mga tawag. Pero dati na nilang itinangging nagbulsa sila ng pondo ng bayan. Si Senador Ramon Bong Revilla naman, nakasama rin sa kaso, iginiit na hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Sa isang statement mula sa kanyang opisina, sinabing si Revilla pa nga ang nangunang manawagan para maimbestigahan ang issue at kasuhan ang mga nagkasala. Sa kanyang address sa taong bayan, dinepensahan din ng Pangulo ang mga pondong hawak niya, kabilang na ang DAP. 10% lang daw ng DAP noong 2011 at 2012 ang napunta sa mga proyektong iminungkahi ng ilang mambabatas. Mas malaking bahagi ang napunta sa mga proyekto gaya ng Project NOAA na nagagamit sa pagbibigay babala sa mga oras ng sakuna, sa TESDA, Air Force at PNP at mga infrastructure projects. Malaki rin ang naitulong ng DAP sa nangyayaring pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ng World Bank, nag-ambag ang DAP ng 1.3 percentage points sa ating GDP growth noong ika-apat na quarter ng 2011. Ang President's Social Fund na bahagi ng tinatawag ng mga kritiko na pork barrel ng Pangulo na gagamit naman daw sa mga kalamidad at emergency tulad ng salakay ng MNLF Miswari Faction ang Zamboanga City. Sinuportahan ito ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco. Ako po'y nagsasabi na ito po'y talagang sa oras ng pangangailangan ang Presidential Social Fund na nagamit po dito sa krisis ay kailangan na kailangan at nakarating po talaga sa mga tao. Pero si Professor Leonor Briones, dating National Treasurer, naniniwalang sa kabila ng paliwanag ng Pangulo na nanatiling question ang legalidad ng DAP at ang malawak na kontrol ng Pangulo sa bilyong-bilyong pisong pondo. Hindi naman dinidebate kung anong ginagawa sa DAP, kung anong resulta sa DAP, dahil as I said, hindi pa nako-confirm.
ang issue talagang lumilitaw sa DAP is it constitutional or not. Mga boss, marami na tayong pinagdaan ng laban. Nagpapasalamat ako dahil gaano mang kasahol ang mga paninira at pagsasabotay, hindi kayo bumitiw. Di maikakailang popular ang Pangulo. Makikita ito sa mga isinasagawang popularity survey. At sabi ni Ramon Casiple, isang political analyst, ang popularidad na ito ang ginagamit ng Pangulo pangontra sa mga batikos sa kanya. Pero sa tingin ni Casiple, ang ginawa ng Pangulo ay parang isang sugal kung saan pwede itong manalo o matalo. I think it's a disaster. Kasi una, in the usual political battle, parang chess game. Yung mga big ones mo, hindi mo nilalabas. So, saan ang solution dito? Ang mensahe at tingin ko hanggang ngayon ay posisyon ng mga particular middle class is to scrap the whole pork barrel. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.